What's up guys? Welcome back to my channel and it's me again, Tor of Motorista. And today we are going to talk about Motostrada and ang mga ino-offer nilang motors. So as you can see, papunta tayo dun. So bago kayo magbigay ng mga hate comments, uunahan ko na kayo na may nilagay akong price list ng Motostrada sa end ng video na ito at yung mga requirements na kailangan nyo if kukuha kayo sa kanila. Nilagay ko na nga rin if installment kayo kukuha eh. So stop the hate and tapusin nyo na lang muna yung video. Going back to our topic, Motostrada ay bago sa ating pandinig and masasabi natin na mas mura sila kesa sa mga competitors nila. At madami sa ating gusto malaman if okay ba talaga ang quality. Katulad nga ng sinabi ko sa una kong video, ang makakapagsabi lang kung okay ba talaga ang performance ng isang motor is ang user nito. Kung gusto nyo talaga malaman ang performance review ng NK400, this is not the video for you. Pero magbabase ako sa sinabi ni Gaki Moto dahil madami na siyang na-drive na motor. And the NK400 is very comparable sa KTM Duke 390 na lagi niyang gamit. Pero sabi ko nga, iba-iba tayo ng criteria sa motor. So stop hating her kung ano man ang sinasabi niya dahil it's only her opinion. Gusto ko lang din malaman nyo na ang NK, CF, Moto, etc. na ino-offer nila ay made in China. Yes, isa ring China bike. At alam kong madaming magsasabi na yuck, China bike. Madaling masira yan kasi gawa sa China or huwag nyo i-entertain yan kasi China. Guys, ang hirap kasi dito sa Pilipinas, crab mentality. So ano nga ba ang masasabi ko sa Motostrada at ang ino-offer nila? Masasabi ko is, mura siya sa presyo. And the quality is really good. Mukha nga akong tanga habang chine-check yung bikes nila dahil kinakadok ko para malaman ko kung cheap materials ba ang ginagamit sa motor nila. And dun ko nalaman na yung binibenta nila is kaya mo talaga sabihin na high quality. Hindi ka din niya papahiyain kahit itabi mo ito sa mga top 4 brands dito sa Pinas. Di ako magtataka kung balang araw is marami nang naka NK, CF Moto, Zontes kesa sa ibang brand. Wala akong kinakampihan na brand, pero gusto ko lang malaman nyo na practical at sigurista ako. I know that soon magkakaroon ako ng motor nila dahil sobrang interesado ako sa GT400 nila at sa adventure bike nila na 650cc. I'm sure may magsasabi din dyan, mag NK400 ka na lang kung gusto mo talaga maging practical. Para sa akin, maganda ang NK400 kung hindi kasing laki ko ang sasakay. Guys, 5'9 and a half ako and medyo bulky yung katawan ko, so nagmukha kasing maliit sa akin yung motor. Ako kasi yung tao na mas gusto kong napapansin yung motor kesa sa akin. At ayan, nandito na tayo guys. Check na natin ang mga in-offer nila. What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, Tor of Motorista. And today, nandito tayo ngayon sa Motostrada sa Caloocan. Titignan natin yung mga ino-offer nila and let's check it out!
Tapos na tayo mag-ikot at kita nyo naman ang gaganda talaga ng mga in-offer nila. Sobrang bago sa ating mga mata. May uniqueness sa designs at alam ko pag ito ang gamit mo sa kalsada is magiging head turner ka at mapapaisip yung mga tumingin kung anong brand ang gamit mong motor. Another thing is, yung mga in-offer nila is para sa akin, wala ka nang kailangan baguhin or iset up dahil maganda na talaga yung unit as is. Gusto ko din magpasalamat kay Joanne, owner ng Motor Strada, John and Miguel for being so accommodating sa amin nung bumisita kami sa showroom nila. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify kayo agad sa mga new videos na i-upload ko. Thor here for Motorista. Nagpapaalala na ride safe palagi at iwasan maging kamote sa daan. Peace!